Mga produktong pinagbabawal ng marketplace sa Facebook. Mga produktong hindi mo dapat i-post. Ano-ano nga ba itong mga produkto na to, guys? Para hindi magkaroon ng problema ang inyong Facebook at hindi kayo ma-block sa inyong online or yung marketplace nyo hindi isara ng admin. Ayan, ang dapat nyong alamin dito sa vlog na ito. This is probably my second vlog of the day, kung napansin nyo. I'm still wearing white shirt, guys. So, this is your Kuya Joe. And hey, fella! Welcome to another vlog. Have a wonderful day in this wonderful channel for you. So, keep on watching. Guys, ginagawa ko tong vlog na to para hindi masayang yung load ko dahil pa-expired na. Kanina, nag-upload na ako about sa supplier natin ng mga maxi dress. So ngayon naman, pag-usapan naman natin kung paano natin aalagaan yung ating marketplace sa Facebook. Dahil isa sa napaka-importante, guys, yung account natin. Yan ang kailangan natin sa pag-online, di ba? So kailangan mo itong panoorin at malaman mo yung mga pinagbabawal na produkto. Usually, hindi mo naman dapat iwasan, guys. No? Dapat lang hindi mo i-post sa marketplace diretso dahil bawal talaga. Bawal. So ano-ano nga ba to, guys? At may mga co-onliners din ako na nagtatanong bakit na-block sila sa Facebook. Kung isa ka sa nakakaranas nito, sa tingin mo walang nag-i-inquire sa'yo, naku, ma-alarma ka na, baka na-ban ka na, baka suspended ka, or baka tinanggal ka na ng admin, ng grupo, ng marketplace. So ayan, kailangan natin mag-follow sa mga regulation kasi bawat online shop, guys, may mga batas yan. Kahit sa Facebook din, may mga limitation lang din tayo. So kailangan mo makinig, ayan, at manood. Kung bago ka, mag-subscribe ka na. At kung hindi ka pa nakasubscribe, aba, huwag ka na magpatumpik-tumpik. Boom, karakaraka. Kuya Joe is here. At i-click mo na yung bell button para notified ka every time mag-upload ako ng bagong video kung gusto mong matuto. So ayan, guys, mostly online selling tayo. Pero may mga personal vlogs din ako na kailangan kong i-video, syempre, para maging transparent ano bang ginagawa ko sa buhay ko, ganyan. Yung mga happenings din. Not all the time, supplier tayo, syempre, ayan. Gusto ko rin magbigay ng tips para maiwasan natin yung mga violation. So guys, gumawa ako ng listahan para smooth yung flow ng ating conversation. I mean, ng aking vlog. Ayan, para madiscuss ko sa inyo, guys, yung mga dapat nating iwasan. Disclaimer, this is just opinion. Nasa sa inyo na kung susundin nyo. At least, I have warning and babala sa Tagalog para maiwasan yung mablock sa Facebook Marketplace, guys. Hindi naman yung account nyo sa Facebook ang mabablock, eh. Yung marketplace nyo, yung tindahan nyo, yung store nyo. Merry Christmas at Christmas na nga sa labas. Ang daming copyright music, so sana hindi matrack ng ating YouTube. Ayan, bukod sa ating mga pinagbabawal, guys, mukhang bawal na rin itong mukha ko dahil sobrang oily na. Mapapansin nyo naman, nag-upload na ako, nag-edit na ako. So, this is my second time around this day. Sobrang sipag mo, Kuya Joe. Ayan, para sa inyo, guys. So, please don't skip ads. So, ano nga ba itong mga dapat nating iwasan na produkto at hindi natin ma-post sa Facebook Marketplace nang hindi tayo ma-block ng marketplace? So, ayan. Unang-una, guys, signature bags. Ano yung signature bags? Ito yung mga bags na copyright, yung clone, replica, class A, tapos may tatak LV or Louis Vuitton, may tatak na Gucci, may tatak na Prada, may tatak na Victoria's Secret, kahit anong bag na may brand, na mayroong nagmamay-aring kumpanya. Guys, hindi nila tinotolerate yung magbenta ng mga peke, guys. Bawal sa kanila yon. Although, quality naman yung mga bags na yan dahil synthetic or OEM yan, bawal pa rin kasi nga, guys, may mga original na dapat ang ina-avail ng mga tao, no? Pero para sa atin, hindi naman natin talaga kaya yung mga original, kaya doon tayo sa replica at mga class A. Pero bawal, eh. Wala tayong magagawa, eh. Mabablock tayo, guys. Mare-report tayo. Parang YouTube content lang din yan. Pag kinopya mo ang isang material, ayan, mabablock
or madidelete yung items mo. So yan yung una natin guys ha, yung mga signature bag. Syempre kung may signature bag guys, may signature clothes din. Tulad ng mga t-shirt na may mga tatak na Nike, may tatak na Levi's, any shirts na may tatak. Okay lang guys yung mga damit tay-tay or pinasadyang damit or personalized shirts na may print, okay lang yun. Pero yung mga may tatak guys, yes, bawal. Dapat nating iwasan yan. Pwede tayong mag-post sa ating Facebook pero sa marketplace, nare-report. Believe me, hindi man yan mapansin ng ilang araw pero may magre-report at may magre-report niyan. At pag naka ilang ulit na violation ka guys, masususpend ka. Pag nakatatlong violation ka, pwede kang maban. Kahit yung mga paninda, hindi mo na makikita. Kahit yung paninda ng ibang sellers, wala ka na makikita kasi magkuklose yung account mo. Syempre, hindi mawawala guys yung pinagbabawal na sapatos, no? Kahit sa mga store, kahit sa mga tindahan, nire-raid yan eh. Yung mga OEM shoes, yung mga peke, yung mga clone, yung mga Nike, yung may mga Jordans, yung mga lahat ng bawal guys, lahat ng hindi original. Ayan. Don't judge me pero ito lang talaga yung pinagdaanan ko sa Facebook Marketplace. Kaya alam ko guys, may nagre-report, no? Lalo na kung yung price sobrang baba tapos kataka-taka. Ayan. Okay lang guys yung mga pre-love items ha. Ukay-ukay, ayan. Pre-love. Pagandahin nyo na lang yung pangalan guys, lagyan nyo na lang ng pre-love. Kaso pag brand nyo, halata naman eh. Kaya inaano pa rin. Alam nyo ba na bawat post nyo dumadaan sa admin? Bago yan madiretso na ma-post, bago yan ma-approve guys, dadaan muna yan sa admin ng marketplace. Kaya be careful. Syempre pinagbabawal din guys yung mga signature cosmetics. Ayan, alam nyo na siguro yan yung mga MAC. Lahat, mga foundation, mga pamuka, yung mga cosmetics guys, makeup, etc. Basta mga cosmetics na may mga pangalan, mga basta cosmetics guys, hindi ko masyadong kabisado yung cosmetics. Lahat na makikita ko, mga Maybelline, mga ganyan. Bawal, bawal. Kasi merong nagbebenta niyan guys sa marketplace na talagang lihiti mo at mga original yung kanilang binibenta. Yun yung pwede. Pero pag sa atin, bawal i-post yun guys, lalo na kung galing sa Divisoria. Nako, mahigpit nilang pinagbabawal. And they are protecting health. Pinoprotektahan nila guys, lalo na yung kalusugan ng tao, di ba? Chemicals, mga hazardous chemicals sa cosmetics, sa lipstick. So, ingat-ingat lang sa pagpo-post. Of course, hindi rin mawawala yung mga gamit pang bata guys. Ayan. Mga gamit pang bata, yung mga iniinom ng bata, yung mga gamit pang bata, kahit ano pa yan, kahit hypoallergenic pa yan guys. Kailangan guys, original, lihiti mo, FDA approved. Mga produkto na hindi naman masyadong bawal pagdating sa pang bata, siguro wag nyo na lang ikakategory doon sa baby and kids, wag nyo ikategory. Ilagay nyo na lang sa household. May mga lumulusot naman, pero bawal guys yung mga ini-intake ng bata or yung mga makaka-irritate, magkukos ng allergy. Yun yung mga bawal guys. Inaano yan, fini-filter pa yan ni admin guys. So natatrack nila yan, alam nila yan. Hindi pwedeng nag-post tayo, wala nang pakialam sa atin si Facebook. So syempre, a responsible seller. So maraming limitation guys. Akala natin okay lang pero hindi pala. Ayun pala magkukos ng pagka-block natin sa marketplace. Panggit ko na rin yung mga pambata. So mahigpit din na pinagbabawal yung health supplies. Ayan, bawal tayo magbenta ng mga health na hindi FDA approved or mga peke guys. Kasi hindi naman tayo, di ba, hindi naman tayo distributor, hindi naman tayo gumagawa ng mga yan. So marami nang nagkalat na peke ng mga ano, ng mga clone items na halos kala mo original pero hindi pala. So ayan guys, hopefully nakatulong to sa inyo. At kung mayroon pang karagdaga, ni-comment nyo na lang. Kung mayroon akong hindi nabanggit, comment down below guys. Sana naging tipful and useful tong vlog na to. Thank you for watching. I hope you enjoy this video. Kahit napakaseryoso. Oily na. Ayan. Give this a thumbs up and don't forget to subscribe and click the bell button para notify kayo every time you upload a video. Thank you for watching. Bye-bye. God bless. Hi, fella. Love you.